Unahin muna natin mga tol, perhaps hindi nyo pa po ito napapanood eh. Ito po ang interview ng Japanese news government dito po kay on NHK, I'm sorry, NHK World Japan News sa ating mahal na Pangulo. At siguro dito makikita din po natin ang posisyon po ng ating Pangulo hinggil po sa nangyayaring kaunting hidwaan dyan po sa pagitan po ng ating kasundaluhan at saka ng Chinese Coast Guard. Pakinggan po natin ang interview na ito ng Japanese News kay Pangulong Bongbong Marcos. Philippine President Ferdinando Marcos Jr. is visiting Japan for the first time since he took office last June. At a time when China is increasing its presence in the South and East China Seas, NHK asked Marcos how he plans to navigate the resulting security and diplomatic challenges and how he hopes to work with Japan. We have observed many movements by the different powers. China, of course, has made its presence very strongly felt to the Philippines. And again, my view on the subject is that we are defending our territory against claims being made against our territory. Yan ang sinasabi po natin kanina, no? Tayo po ay nagtatanggol lamang sa ating teritoryo, sa mga kinakamkam na teritoryo nitong bansang China. Unfortunately, kaibigan natin ang China as what the previous administrations emphasized, di ba? Ang nakaraang administrasyon nga, masyadong critical sa Estados Unidos, pero ang bansang China, itinuring po nitong best friend. Ang nakalulungkot lamang, kung kaibigan po natin ang China, bakit po nagkakaganito? Sa ating pagkakatanda, ayon na rin sa balita, nagkaroon ng paninilaw ng laser, green laser, ito pong China noong February 6, at hindi daw po ito yung kauna-unahang pagkakataon na ginawa po iyan ng bansang China o ng Chinese Coast Guard sa ating mga Philippine Coast Guard. Noong June 2022 daw, inuna po nilang gawin yan at ang kanilang laser naman ay kulay blue. Ito ay nagkaroon ng hindi magandang epekto sa mga Coast Guard ng mga panahong iyon sapagkat katulad po nung nangyari noong February 6, it caused temporary blindness and unfortunately, nagkaroon pa raw ito ng pangangati sa katawan ng mga tinamaan ng nabanggit na blue laser mula po sa Chinese Coast Guard. Dito naman po sa green laser na ito, hindi pa alam kung ano yung long-term effects sa medical conditions ng mga tinamaan po ng mga sundalo po natin ng ilaw na yan noong February 6. Patuloy po nating pakinggan ang sinasabi po dito ng ating mahal na Pangulo nung siya po ay nasa Japan during his state visit there from February 8 to 12, 2023. And so we, as a sovereign nation, have to do everything that we can to defend it. Now, I do not think that the solution is a military one. In relation to that, sabi nga ng Pangulo, hindi siya naniniwala na ang magiging solusyon dito ay military. Hindi naman natin kaya, of course, ang bansang China. Sabihin na natin kaya natin ang bansang China, hindi pa rin tayo mangangarap na pumasok sa giyera. Sapagkat sa giyera, lahat po ay talo. Kaugnay po niyan, file na po ng note verbale. Ano? Ito pong ating bansa, naghain na po ng panibagong note verbale laban po sa China. Dahil nga po dyan sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal o yung pangaharas na ginawa po ng Chinese Coast Guard na yan sa ating Philippine Coast Guard. Ano ba yung note verbale? Ito po ay isang simpleng diplomatic protest lamang na ipinapaalam ng ating gobyerno ang hindi makatuwirang pangaharas nito pong Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo. Ganun pa man, katulad nung sinambit din natin kanina, nagpahayag na po ng pagdepensa ang Beijing sa pangyayari na yan at kine-claim nila na sila daw po ay nagtatanggol lamang sa kanilang teritoryo. Ang nakakapagtaka lamang, teritoryo po natin yan eh. Meron po tayong karapatan dyan para mangisda. At syempre, kung yan po ay ating exclusive economic zone, nararapat lamang pong patrolan yan ng ating Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard. Okay, tuloy po natin.
And so we must continue to engage all parties involved. We must continue to counsel everyone who is involved in the South China Sea for restraint and to try to resolve whatever issues there are in a peaceful way. And that, I think, is the fundamental aspiration for the Philippines, is that we maintain the peace and we dial down the increasing tensions in the region. Sas, napanood mo na ba itong pahayag na ito ng ating Pangulo? Ang layunin ng Pangulo ay panatilihin ang kapayapaan, makipag-usap, hindi makipag-away. Kaya nga huwag kang mag-alala, Sas, na ang bansa po natin dahil lamang sa pagpapalakas ng depensa nito at pakikipag-ugnayan sa bansang Estados Unidos ay mauugi sa gyera. Pero dahil sa ginagawa ng bansang China, ng Chinese Coast Guard na ito, nagpo-provoke po ito ng isang sitwasyon na maaaring mauwi po sa armed conflict. Kaugnay din yan, nagpahayag na po ang Estados Unidos ng pagkondena sa ginawa po ng Chinese Coast Guard at sinasabi po nila na sila ay kumakampi sa atin bilang pagkilala sa Mutual Defense Treaty natin noong 1951. At anumang pag-atake militarily na gagawin sa ating bansa ay tutulungan po tayo ng Estados Unidos. Umiinit ang tensyon, pero sana huwag mauwi sa kaguluhan sapagkat ninanais po ng ating Pangulo ay kapayapaan lamang. Ngayon, putulin muna natin sumandali ang pinapanood po natin na video ng ating mahal na Pangulo. Kung gusto nyo po itong mapanood, i-type nyo lamang po Marcos Discusses China Issue NHK World Japan News at lalabas na po ang video na ito sa inyo pong mga YouTube channels. Puntahan naman natin muna ang interview ni Aljo Buendia kung ano po ba ang naging kaganapan noong February 6 kasi lumalabas sa ibang mga balita at sa pananaw ng mga kapwa po natin Pilipino na parang mistulang duwag ang Philippine Coast Guard. Hindi daw po ganun. Wala daw pong pag-atras na ginawa ang ating Philippine Coast Guard bagkos sila lamang daw po ay nagpatuloy sa kanilang ginagawang pagpapatrol at pag-escort sa ating mga sundalo. Dahil shifting po pala yan eh. Papalitan yung mga sundalo doon sa kampo. Nakalimutan ko bigla yung pangalan ng barko. At magkakaroon po ng routinary shifting of activities. Kaya naman, wala pong pag-atras. Hindi po duwag ang Philippine Coast Guard at ang ating Philippine Navy. Kahit alam naman natin na napakalakas po ng mga kagamitan nito pong bansang China. Pakinggan po natin at suriin po natin ang napakaganda ding pahayag dito ng Advisor for Maritime Security ng Philippine Coast Guard na hindi ko natandaan ang pangalan. Commandant po siya. Tuloy po natin ang pakikinig at panonood dito po sa balita. Philippine Coast Guard vessel tinutukan ng military grade laser ng Chinese Coast Guard. Yan ang iba pang isyo ang ating pag-usapan kasama si Commodore Jay Tariela, yun, ang PCG Advisor of Jay the Tariela Commandant pala for Maritime Security. Magandang umaga po, Commodore. Magandang umaga, Sir Aljo, and magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Yes, sir, maaari niyo bang in-detalye ang nangyari pagtutok po ng military-grade laser ng Chinese vessel sa ating pong mga sundalo, sa ating pong mga kababayan, mga kasapi po ng Coast Guard ng BRP Malapascua? Ang Philippine Coast Guard po ay kinukonfirma na nangyari ang pagtutok ng military grade laser sa ating barko ng Republika Malapascua, MRB 4403 noong February 6. Opo. Sa may bandang Ayung Inchon, ng ang Philippine Coast Guard po ay nagpo-provide ng escort sa RORE mission na kinakandak po ng Armed Forces of the Philippines, kung saan ang indigenous boat po na ini-escorta namin ay may dala ng supplies at ng mga sundalo na papalit sa mga tao natin na nasa BRP Sierra Madre. Kumusta ang mga crew ngayon ng BRP Malapascua matapos ang laser pointing incident? No, ganito rin ba ang katanungan ni Rex Remitio ng CNN Philippines.
Ano raw ang update sa medical check-up sa mga crew ng BRP Malapascua? As a matter of protocol, Sir Aljo, no, ang Philippine Coast Guard ay may dala-dala laging medical team, medical officer, and nurses para mag-a-assiste, no, sa mga crew natin kung sakali magkakaroon ng medical emergencies. So, after experiencing temporary blindness, sila naman ay agad na bigyan ng medical attention ng ating medical officer on board. And then, pagdating po nila sa puerto, sa Palawan, ay agad po natin itong ipina-check up sa mga doctors doon. At sa kasalukuyan po, sila naman po ay sinasabing naibalik na uli yung maayos ilang sight, no, yung vision nila. At ang naging effect ng laser nga sa kanila is yung temporary blindness lang, which only lasted between 10 to 15 seconds. Okay. Dahil sa incident ito, tayo ba'y maghahain ng panibagong protesta? Ano ang ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard matapos po ang insidente? Masasabi ba natin blatant violation ito ng sovereign rights ng bansa? Ito, maganda sagot dito nitong si Commandant J. Tariele. Kasi syempre, it's up to the national authority or the Department of Foreign Affairs ang magsabi kung anong actions, kung anong category ng actions ito na ginawa ng Chinese Coast Guard laban sa atin. Kumbaga dito sinasabi lang nila na sila po ay magsasalita on behalf of their agency, which is Philippine Coast Guard. But anyway, doon sa katanungan nitong si Mr. Aljo Buendia, kung tayo ba ay maghahain ng diplomatic protest, yan po ay sinagot na natin kanina doon po sa balita. Sabi po dito, katulad lang po ng nabanggit kanina, nakapaghain na po tayo ng panibagong note verbale laban po sa China, kaugnay po ng insidente na yan. Pakinggan po natin ang kasagutan dito nitong si Commandant Tariela. Thanks, Sir Aljo. No? For your first question, no? Ang atin pong pamunuan, Admiral Artemio Abu, ay sumusuporta sa whole of nation approach para atin pong lakayin ang mga pangyayaring insidente na to sa West Philippine Sea. Kaya ito po ay naipresenta na natin sa National Task Force West Philippine Sea, kung saan miyembro dito ay ang iba't ibang ahensya. After that, we documented all of these incidents. We provided videos and photos sa Department of Foreign Affairs that will serve as an evidence, no, in filing our diplomatic protest. Oh. Now, for your second question, kung binilate ba nila ang ating sovereign rights over Ayungin Shoal, no? The best way for us to answer that is that Ayungin Shoal falls under the exclusive economic zone ng ating bansa. No? Oh. So, tayo po ay may karapatan na patulyahan ito at siguraduhin na ang BRP Sierra Madre ay makakapaghatid po tayo ng pagkain at makakapag-rotate ng ating mga sundalo. May follow-up question si Rex Remesio ng CNN Philippines. Maliban po sa diplomatic protest, ano pang mga hakbang ang pwedeng gawin ng Philippine Coast Guard o ng Republika ng Pilipinas kung sakaling makaranas ng long-term effect o medical injury ang Coast Guard? For I can only speak, sir, no, for the Philippine Coast Guard. Okay. Ang atin pong komandante ay minimake sure, no, na magkakaroon ng medical attention kung sakaling merong lasting effect itong laser na to sa mga mata ng ating Coast Guard sailors. So for the Philippine Coast Guard, we always see to it na proper medical attention is provided to our Coast Guard sailors, sir. May tanong si Maki Pulido ng GMA News. Ano ang gagawin ng Coast Guard next time na iharas sila o tutukan na naman ng laser? Aatras bolit sila? Bakit sila umatras? Pinag-usapan na ba what kind of engagement for the next time na ito'y mangyari? Commodore. Una sa lahat, no, Sir Aljo, ang Philippine Coast Guard ay hindi umatras, no. Okay. The objective of that escort mission is to make sure na ang VORE mission ay makukumpleto. Opo. Kung saan ang indigenous boat na ginamit ng Armed Forces of the Philippines ay makakarating sa BRP Sierra Madre. So, it is important for us to highlight that the mission was accomplished. We were able to provide escort. Ang sinasabi lang po namin na pumunta na ang Coast Guard vessel natin sa Maylawak is for the Philippine Coast Guard to conduct
another role mission for our own personnel, no? And of course to join the BRP Teresa Magbanua in providing maritime patrol, no, which is also part of our commitment to the national government. It is important for us to underline this, no, na ang Coast Guard hindi umatras sa laser pointing incident na to, no. And then secondly, bakit kailangan ibigyan ng emphasis ng Philippine Coast Guard ang katanungan na yan, mga tol, na sila ay hindi umatras sa issue na yan? Kasi lalabas na parang napaka-inferior, lalong-lalo na sa katapangan ng ating mga sundalo. Ano, hindi po yun magandang simbolo para po sa ating bansa na sa harapan ng publiko, dahil bully itong China at makapangyarihan, well-equipped ang kanilang Chinese Coast Guard, eh umaatras ang sundalo po natin. Ano, bagamat ganun pa man, paniwalaan natin ang sinasabi dito ng Philippine Coast Guard na sila po ay hindi umatras. At siguro, yan ay saying on the other hand na kung kinakailangan lumaban, eh lalaban po ang ating kasundaluhan. Pero sana, wag mangyari yung ganyang pagkakataon. Kaya nga, kung babalikan po natin muli ang video ng ating Pangulo dito, sinasabi po dito ng Pangulo na napagkasunduan ng Beijing, ng presidente po ng China na si President Xi Jinping at ng ating Pangulo, na bumuo ng isang task force na makakapagpabilis sa proseso ng informations mula sa baba patungo sa taas. Nang ito pong mga alitan sa baba ay hindi po mag-escalate into an armed conflict. Dahil alam nyo, parang yung nangyari sa Filipino-American War, di ba noon? Actually, wala naman dapat na magiging gulo, pero ayon sa history, nagkaroon ng unang putok, gumanti ang bawat panig, at doon na nagsimula ang gyera. Dito, maaaring ganun din ang mangyari. Kung mawawalan ng kontrol dahil matapang ang mga Pilipino, siguro naman kahit inferior ang ating kagamitan, hindi tayo aatras bigla sa laban. Baka biglang magkaroon ng unnecessary provocations or initial shot na tinatawag, ano, at mauwi po sa armed conflict. The moment na mangyari yon, eh sigurado gulo po ang aabutin po nito. Dahil unang-una, ako nagtitiwala ako na i-honor ng Estados Unidos ang kanilang legal obligations na kapag tayo inatake militarily ng China, eh yan po ay sasangguni sa atin base po sa Mutual Defense Treaty natin sa kanila noong 1951. Ngayon, sinasabi ng mga magagaling na katulad nitong sinasas nila Attorney Harry Roque, wala daw pong ginawang tulong ang Amerika, lalong-lalo na sa pangangamkam ng teritoryo natin dyan po sa West Philippine Sea. Ako naman sa tingin ko, hindi naman ako international relation expert, pero sa tingin ko, basic lang naman yung dapat nating maging pangunawa doon eh. Hindi naman tayo inatake militarily ng China. Unti-unti po tayong inabuso. Sa pamamagitan, sabi nga dito ng Coast Guard mamaya, yung kanilang militia vessel kung saan nag-iipon-ipon sila na sa ngayon ang bilang nila kapag ka nagsama-sama ay abot sa mahigit 150 vessels at pinalalabas ng mga mangingisda. Pero sa katotohanan, meron palang behind the scene at ito nga po yung pagtatayo ng mga infrastruktura dyan po sa West Philippine Sea. O bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin muli ito pong interview ng ating Pangulo dyan po sa Japanese News noong nakaraang mga araw. I suggested to him that some of the incidents that we see are happening in South China Sea seem to be indicative of a failure of communication. Yon. And so I said that is... Yon yung sinasabi natin kanina. Kaya naman napagkasunduan nila sa kanilang pag-uusap noong January 3 to 5 na magtayo po ng task force na mas makakapagpabilis doon po sa komunikasyon na yan. Meron kasi talagang ayon sa paniniwala ng ating Pangulo ay failure of communications. Sinasabi ng higher authority sa China na wag iharas ang ating mga mangingisda, ang ating mga sundalo, yet nangyayari pa rin na naharas ang ating mga sundalo. Kaya naman sana itong plano ng Pangulo at ng bansang China mag-work out, ano, at hindi na sana maulit pang muli ito pong pangaharas
diyan po sa West Philippine Sea. Improve our communication. We already have a task force that is a bilateral task force with China and the Philippines that are supposed to talk about and try to resolve some of these incidents that we see happening in South China Sea. And my suggestion and my proposal to the President, President Xi, was that we raise the level of that bilateral task force. How was the response from President Xi? He was very open to the idea. What's your view on Taiwan contingency? We do consider ourselves very much in the front line. Well, anyway, other topic na yan eh. Focus tayo dito sa West Philippine Sea. Balik po tayo dito sa interview ni Aljo Buendia kay Commandant Tariela. Commodore Tariela. Sa mga pagkakataon na mauulit ito, ang Philippine Coast Guard will still have this commitment, no? Na ang Coast Guard, regardless of this danger, will still be patrolling our waters in the West Philippine Sea. Okay, may tanong din ang Hataw Balita, no? Itinuturing po ba na act of aggression ang ating pamahalaan? Yung po paggamit ng Chinese Coast Guard ng military grade laser sa PCG sa Yungin Chow? Ang pag-label po ng nagawang ginawa itong laser pointing ng China Coast Guard, it's for the national government to frame it. It's for the Department of Foreign Affairs. How are they going to categorize this kind of act? But of course, as what the commandant has mentioned, ito po ay hindi na narapat na ginagawa ngayon sa West Philippine Sea. This is uncalled for and this is not in accordance with our DOC of 2002. Ito pagtutok ng laser, first time itong ginawa ng Chinese Coast Guard, tama ho ba, Commodore? Ito na rin ba ang pinakadelikatong ginawa ng Chinese Coast Guard sa matauan ng PCG dyan sa West Philippine Sea? No sir, no. This is already the second time. The first time that we experienced the laser pointing of the Chinese Coast Guard was June last year, no. When the BRP Habagat, no, ito ay isang tagboat, no, Coast Guard tagboat, ay tumutulong din sa pagkakandak ng lore mission, ay natutukan ng na-expose dito for almost 20 minutes. Kaya lang ang difference is that blue lights ito na ginamit. Ang ngayon, ang ginamit nila is green. Where in fact, ang nangyari pa noon, no, nung na-expose ang Coast Guard dito, ay nagkaroon sila ng temporary blindness din at skin itchiness, no, yung pangangapi ng balat. Ito bang ginawa ang pagtutok ng isang laser weapon sa ating mga tauhan ng Coast Guard na nagkaroon po ng panandali ang epekto sa kanilang isingit, isingit natin ito mga tola, kaugnay niyang yung harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Ito po ang opisyal na balita tungkol po dyan sa pagkondena naman ng Estados Unidos o pagbabala sa actions na yan ng Chinese Coast Guard. Basahin ko lamang po ang balita. Estados Unidos binilaan ang China sa pag-atake sa mga barko ng Pilipinas. Binilaan ng Estados Unidos ang China na saklaw ng Mutual Defense Treaty ang anumang pag-atake sa Armed Forces of the Philippines at mga pampublikong sasakyan ng Pilipinas kabilang ang Coast Guard. Ang pahayag ay ginawa ni U.S. State Department spokesperson Ned Price kasunod ng ginawang panunutok ng Laser Chinese Coast Guard sa crew ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea noong Pebrero 6. Ayon kay Price, ang ginawa ng China na naghahadlang sa legal na operasyon ng Philippine Coast Guard sa 2nd Thomas Shoal ay mapanghamon at mapanganib na nagresulta sa pansamantalang pagkabulag ng crew ng BRP mala Pasqua. Sinabi pa ni Price na ang mapanganib na pagkilos ng China ay direktang banta sa kapayapaan at estabilidad sa rehiyon at paglabag sa freedom of navigation sa South China Sea alinsunod sa international law. Giit ni Price, walang legal na pag-aangkin ang China sa 2nd Thomas Shoal at nasa panig ng Pilipinas ang Estados Unidos sa pagtataguyod ng rules-based maritime order. Yan po ang naging pagbabala
o sabihin na natin, pagpapahayag ng pagkampi ng Estados Unidos sa ating bansa sa issue po na yan na kinakaharap natin diyan sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa mga kritiko ng ating kasalukuyang gobyerno, partikular sa mga nagki-criticize sa EDCA. Sa tingin nyo ba, katulad nitong si SAS, Mrs. Rogando Sasot, sa tingin mo ba yung ginagawa ng China na ito, ang Chinese Coast Guard nila, hindi ito magre-resulta sa gulo? Sa tingin mo ba sino ang nangunguna ngayon na manggulo? Ang Estados Unidos ba o ang China? Eh siguro naman, maliwanag na ang ebidensya na ito, SAS. Malinaw na ang nagsisimula ng gulo dito, ang bansang China, ang kanilang mga Chinese Coast Guard. Salamat na lamang at mapagpigil pa ang ating mga kapwa Pilipino na sundalo dyan. Otherwise, paano kung nagkaroon ng engagement? Eh di makikialam na ngayon ng Estados Unidos, yung sinasabi mong natatakot ka na maaaring magkaroon ng giyera, baka mangyari, pero I hope wag mangyari. Pero hindi iyon kasalanan ng Pilipinas at hindi iyon kasalanan ng Estados Unidos. Kung meron ka mang dapat sisihin sa mga pangyayari ngayon, kung bakit dapat nating palakasin pa ang EDCA na siya namang pinagtibay ng iyong tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong November 13, 2017, mas palakasin pa ang EDCA. Ano? Limang lokasyon sa Pilipinas ang gumagana na sinang-ayunan ng dating Pangulong Duterte. Additional four sites, pero yan naman po ay pagpapatuloy lamang doon po sa 10 years validity ng EDCA. At siguro tama ngayon ang sinasabi ng mga senador sa pangunguna ng ating Senate President na dapat talaga magkaroon na po tayo ng multilateral agreement sa iba't ibang bansa na meron pong kakayahan sa kanilang sandatahan na tugunan ang ating pangangailangan in the event na tayo po ay patuloy na iharas nitong bansang China kahit ito po ay ating kaibigan. Ang tinutukoy ko pong mga bansa na sinasanggo na sinosuhestyon nitong mga senador na katulad po ni Senate President Mig Subiri at Senator JB Ejercito ay ang mga bansa, una siyempre ang Estados Unidos, ikalawa po dyan ang Japan, ang Australia at iba pa. Like siguro kasama ang Canada, Germany, lahat ng kaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan, particular dito po sa ating rehiyon. Kaya sana naman mas lumawak ang inyong mga isipan dito. Hindi yung kayo ay nagpapakalat ng maling assumptions at inaakala na magkakaroon na ng giyero dito sa hinaharap tapos kasalanan pa ng bansa po natin o ng Estados Unidos. Pero sa katunayan, kitang-kita nyo naman kung sino po ang nangunguna. Okay, patuloy pa po natin pakinggan ang sinasabi po dito ni Commodore Talyare. Nakalimutan ko bigla kanyang pangalan. Temporary blindness. Opo. Ay isang legal o lehitimong paraan na paggamit ng sandatang ito? Ito ba ay hindi ipinagbabawal sa ilalim ng international law? For the Philippine Coast Guard, said, sir, we already mentioned that we condemn this kind of act. This is something that has to be discussed and presented by the Department of Foreign Affairs, whether international laws were violated by the Chinese Coast Guard. Bukod sa laser pointing incident, ano pa ang mga namomonitor ng Coast Guard, Philippine Coast Guard? Ito, maganda itong katanungan na ito eh. Nakalimutan ko lang yung terminong ginamit sa Senado. Kung ano yung tawag doon sa strategy na yan, parang something White Castle yata. I do not know kung tama yung termino na naalala ko. Pero ang pinupunto kasi dito ay nag-iipon-ipon ng mga militia vessel ng China tapos sa isang lugar dyan sa West Philippine Sea at magkakadikit ito, syempre, pero akala natin mga mangingisda but in fact iba pala yung layunin doon po sa naturing na lugar. Pakinggan natin ang sasabihin po dito ni Commodore Talyare. Na ginagawa ng Chinese vessel sa West Philippine Sea, Commodore.
I think besides from the aggressive behavior of the Chinese Coast Guard na ginagawa nila sa ating mga balko, sa shadowing, dangerous maneuver na nalagay sa panganib ang ating mga Coast Guard sailors, ang isang importanteng napapansin ng Philippine Coast Guard dito ay ang paggamit ng Chinese Maritime Militia, no? In a particular maritime feature sa West Philippine Sea. At nag-iipon-ipon sila doon, and they are creating swarming of this maritime militia. At they go by the number by almost hundreds, so even more than 150. So ito ang isang most significant observation that we also take note, no, at may ipinipresenta ito sa National Task Force West Philippine Sea. Every time na mayroong large number of maritime militia na nag-uumpukan, no, sa isang maritime area sa West Philippine Sea. Ano ang mga pagsisikap po ng Coast Guard para mapaiting pa na may patupad natin yung maritime law sa West Philippine Sea? Ang Philippine Coast Guard po natin, dahil po sa mga offshore patrol vessels, no? At present, we have 3 offshore patrol vessels. 2 nanggaling sa Japan at 1 nanggaling sa French government, no? Itong 3 malalaking barko natin ay ginagamit natin sa West Philippine Sea para mas mapatagal natin at mas mapaigting natin ang presensya sa West Philippine Sea, no? Kung saan makakatagal sila more than a week sa dagat habang pinapatrolyahan ito. Pangalawa, for the Philippine Coast Guard, we also deployed our personnel, no, doon sa mga territories na before only occupied by the Armed Forces of the Philippines. Ang Philippine Coast Guard po ngayon ay kasama na ng ating mga kasundaluhan sa mga isla na ating nilalagakan ng Armed Forces. At ang Philippine Coast Guard po ay katuwang ng Armed Forces sa pagmumonitor ng mga barko na pumapalaot po sa West Philippine Sea. Yun. Kaso lang, hanggang dyan lang talaga ang kaya ng Pilipinas. Ano? Aminin natin sa hindi, kapag ka ginusto ng China na mag-move in sa mga pag-aari po natin, yung meron po tayong exclusive economic zone, EEC, ano? Eh, wala tayong nagagawa kung hindi tingnan na lamang sila at mag-patrol sa ibang lugar. Kasi yun ang ginamit na salita nitong si Commodore Tariele. Hindi umatras ang ating Philippine Coast Guard bagkos nagpatrol na lamang sa ibang lugar. Eh, alam na natin kung ano po ang ibig sabihin noon. And ngayon, ano ang maaaring maging solusyon po dyan sa sitwasyon na yan na kinakaharap po ng ating kasundaluhan? Tingin ko the best way to deal with is i-enhance talaga natin ang ating ugnayan, particular sa Estados Unidos, sa Japan, Australia, Canada. Mga bansa na alam natin na ang layunin ay kapayapaan para po sa ating rehiyon. Siguro, sa ganyang kaparaanan, kapag ka nakita ng China na kapag tayo'y kinanti nito sa kahit maliit na kaparaanan lamang militarily, eh mag-iisip ang mga yan. Na hindi lamang Pilipinas ang kinakanti nila, kung hindi ang mga bansa kung saan tayo ay merong mutual defense treaty. Ano, yun lang tanging solusyon dito na nakikita ko, mga tol. Hindi mo kinakailangan maging expert dito. Ano? Hindi mo kinakailangan maging expert. Wala yung pinagkaiba sa away sa kalsada. Kapag ka ang mga kabataan nakikipag-away, tapos eh yung isa eh ang laki-laki, yung isa ang liit, ang gagawin ng malaki, bubulihin lalo yung maliit. Pero ang gagawin naman ng maliit, magsusumbong sa kanyang mga kasama. E pagka marami sila at malalaki din yung kanyang mga pinagsumbungan, nakukot ngayon yung attention nitong malaki na tumigil siya. Otherwise, siya ang malalagay sa alanganin. Kung titingnan nyo ang locations ng China, eto China, di ba? Eto, nandito Pilipinas, nandito Japan, nandito sa pagitan ang Taiwan. O, ang China, kapag ka hindi gumawa ng mabuti at meron tayong defense treaty, mapapaikutan siya. China, Pilipinas, Japan, Australia, Canada, US. O, sa huli, sino ang matatalo? Lahat tayo talo. Kaya dapat walang gera. Pero
alam nyo na siguro ang mangyayari kapag nagkaganyan. Maraming collateral damage ang mangyayari. Hindi natin alam kung tayo dyan ay makakaligtas. But definitely, sa huli, matatalo ang China. Ako, pretty sure ako dyan na kapag patuloy na ginawa yan ng China at napagtulungan siya ng mga bansa na naghahangad ng kapayapaan, lahat naman eh. Diba? Nung World War II nga, akala natin mananalo na ang Italy at saka ang Germany, Italy at saka Japan. But syempre, kabutihan ng nananaig sa huli. O, nanalo ang Allied Forces kung saan natigil yung mga malalagim na ginawa po ng Axis power ng mga panahong iyon. O, with that, sana kahit paano dito sa ating maikling live streaming na ito, magkaroon tayo ngayon ng awareness sa nangyayari dyan po sa West Philippine Sea. Hindi po natin dapat paganahin dito ang tapang. Ang dapat po nating paganahin, yung katulad po ng sinasabi ng ating mahal na Pangulo na hindi militar ang solusyon sa bagay po na iyan. Kung hindi pakikipag-usap, walang katapusang pakikipag-usap, and hopefully mag-come up sa isang mapayapang resolusyon sa hinaharap. Maraming salamat. Bago tayo pansamantalang magtapos, shout out muna mga tol.